What's up guys, this is Cybertech Bonin. In today's video, tuturuan ko kayo kung paano ito ayusin yung nag-auto shutdown lang ang cellphone na ganito. Tingnan nyo. Maglo-logo lang, tapos shutdown. Logo ulit. Then, sa shutdown yan ulit. So, paulit-ulit na lang na ganyan. So, paano ba yan ayusin? So, ngayon, tanggalin muna natin muna yung SIM tray. Kasi importante yan matanggal first. Nga pala kay, ano to, kay Uncle Randy Jimenteza. Ang mobile na ito, dinala niya ito sa akin. Kasi gusto niya ipaayos. So, ngayon, nagkataon na iniwan niya dito. So, ginawa na lang natin ng video. So, tanggalin nyo yan. Kung di kaya ng kamay nyo, gamit kayo ng ganitong opening tools para hindi masaktan yung kamay nyo. Ngayon, kailangan nyo itong tanggalin yung screw nitong backside kasi para matanggal yung cover. So, unahin muna natin yung sa may fingerprint. Pwede nyo yung tanggalin muna ang fingerprint para safe. Tapos, subusin mo lang lahat ng screw dyan. Lahat na nakikita nyo na screw, tanggalin. Dyan naman. Hanggang sa maubos lahat. Pag naubos na, gawin mo na lang is kunin mo or kung kaya ng kamay nyo i-open, i-open nyo na lang sa kamay nyo. Pero yan, matigas pa. Mayroon pa yan. Mayroon pa yung screw. So, tingnan maigi. Yan, nandyan. Isa pa. Isa pa para ma-open na yan. Open na yan. O, pwede nyo nang bunutin yung cover. Bunutin nyo na. Tapos, kunin mo yung cover sa fingerprint. Tingnan mo sa likod yan. Hanapin mo yung connector ng battery. So, i-remove mo yan. So, yan. Nakita mo yung connector. Yan, unang tanggalin mo. Tanggalin mo yan. Tapos, kita nyo naman yung flex, yung sa power. Kailangan nyo rin tanggalin kasi baka maputol yan pagbunot nyo ng battery. So, pagbunot ng battery, remove yung cellophane dyan. Tapos, yung green na nakaangat, yan yung hihilahin natin para makuha yung battery. So, lagyan ng pressure yung or lagyan ng force para makuha yung battery. Kasawa ka ng phone, yan. Kuha na yung battery. Yan, kaya sira pala kasi malambot masyado. Kaya pala hindi na nagpapower. Hindi na makapasok kasi itong battery na to sira na. So ngayon, kunin natin yung bagong battery. Tapos, ilagay natin sa nilagyan natin kanina. So, kunin natin yung panghila. Lipat natin sa bagong battery. Yan. Para next time, pag nasira na naman itong battery to, pindi sa user, kung nag-charge siya palagi,
madali lang masira yung battery. Nag-charge siya, nag-overcharge, or nag-charge while nag-games. So, ganyan. Balik nyo na yan. Balik dyan. Balik mo rin. Tapos, balik mo yung power, flex, kabit mo sa board. Then, pagkatapos, ikabit mo din yung bagong battery mo. Make sure na natama yung ano mo, yung positioning mo bago mo i-press pa ano. So once na okay na, try na natin i-power on. Tingnan natin kung makapasok na tayo ngayon. Yan. So, dapat, pag ganyan, patay na yan kanina eh. Patay dyan. Dyan hanggang dyan lang, patay na. So, ngayon, tingnan natin kung makapasok tayo sa menu. Menu. Tayin lang natin. Yun, pumasok na siya. So, ibig sabihin nun, yung problema yun talaga ay ang battery. Kaya nagkaganun. Nakalock pala itong ano to. Hindi ko makita yung ano, saan ba dito yung ano. Yung mga programs. Wala pa rin. Saan kaya nilagay nila? So, ganyan. At least, napasok na at sigurado na tayo na hindi na yan mamamatay. So, alam ko na. Alam ko na saan. Dito yan. Dito yan sa ilong press mo lang para maglabas yung ano. Saan ba? Dito. Yan. Ayaw pa rin. Yun. Ayan na yung mga programs niya. So, wala na. Okay na. Wala nang shutdown. Wala nang auto restart. Wala nang auto shutdown. At na-scroll na natin. So, kung ganyan, charge din natin. Tingnan natin kung nag-charge ba. Mayroon charge. So, ibig sabihin, okay yung battery. Nag-charge yan. Ngayon, pag okay na, pwede na natin itong i-shutdown ulit. Tapos, ilalak na natin lahat ng cover nito. Ibabalik natin sa kung saan yung mga tinanggal natin ay maikabit ulit. Tunayin mo na ito, fingerprint. Importante ito, fingerprint. Ikabit una bago mag-lock ng cover ng board. Yan. Once na nakabit na, kunin yung cover ng board. Lagay sa tamang posisyon. Tama lahat. Kailangan tama para hindi magka-problema. Then, once na okay na, nasa position na, ikabit yung cover ng fingerprint, yung maliit. Yan. Kailangan maikabit muna yan. So, mayroon niyang kunting pasukan dyan. Pasok mo lang dyan. Tapos, pag napasok mo na, yan una mo ilalak ng screw. O Phillips screw. Para, hindi na yan matatanggal pa. Yan, lock natin ng screw.
Then, isunod na natin lahat ng mga screw na tinanggal natin kanina. Lahat, ibabalik mo lahat. Kailangan maibalik mo yan lahat. Nang walang labis at walang kulang. Para intact yung ano, yung cover niya. Walang distance. O walang nakaangat. So, yan. Kabit natin yan lahat. Hanggang sa maubos lahat ng screw. Once na ano na nito, yun, dalawa na lang. Ayun na lang natin yung dalawa. So, last one na lang. Last one. Mai-close na natin yung cover. Once na nakompleto na lahat, i-close na natin at i-lock natin yung main back cover ng cellphone na Vivo Y91. So, close natin ang dahan-dahan lahat. Make sure na okay lahat. Walang nakaangat. Once na okay na lahat, kunin yung SIM tray. Tapos, ipaslock at itry muli natin. Try muli. Kung hindi na ba magre-restart, mag-auto restart, mag-auto shutdown. Kung makapasok ba siya sa menu. Try na natin. Yan, pasok pa rin. Nakapasok pa rin sa minmino. So, ibig sabihin nito ay okay na talaga itong cellphone ng kaibigan kong si Uncle Randy. Ang pinaka-power na kong uncle. Call, okay na imuhang computer call, ayaw kalimut ko lang, ipa-subscribe ko sa imong mga friends. Ipa-like, ipa-share, ipa-comment. Salamat ko.